Have you ever asked yourself, who am I? Where do I come from? Where am I going? Join me to find the answers in the Holy Scriptures. Tunay bang may halaga ang buhay ko sa Diyos? May mga umaga na daigdigay tila paraiso. Pagkagising mo, hihinga ka ng malalim sa may bintana at titingin ka sa gininto ang sikat ng araw na kumikislap sa mga puno. May mga sandali na ang buhay ay tila napakaganda sa mundong ito. Ngunit hindi may tatanggi na may mga umaga na ang sanlibutan ay tila lugar na kahindik-hindik. Gigising ka sa pangunahing balita ng dyaryo na sumisigaw tungkol sa isa na namang terorista na naghagis ng bomba na lumumpo o bumulag sa isang bata. May mga balitang naguulat na may tagutom na darating o baha o digmaan o lindol o di kaya ay mga salo tulad ng COVID-19. Ito ang mga sandali na masasabi natin na ang sanlibutan ito ay kahindik-hindik na lugar. Ano ang mga kahulugan ng lahat ng ito? Mayroon ba tayong magagawang may kabuluhan sa ating kahangahanga at kakilakilabot na sanlibutan? Bakit tayo narito? Tunay bang may halaga ang buhay ko sa Diyos? Ang kasagutan ay oo. Mga Awit chapter 33 verses 6 to 9 nagsasabi, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at ang lahat ng mga hukbo ng kanilang mga bituin. Sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig, sapagkat siya ay nagsalita at iyon ay naganap. Siya ay nag-utos at iyon ay tumayong matatag. Ang Diyos ay nagsalita lamang at ang mga elemento ay sumunod sa kanyang kalooban. At sa loob ng anim na araw ay nilikha niya ang sanlibutan. Exodus chapter 20 verse 11. Sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang mga langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroon. At nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa niya itong banal. Ang walang hanggan at makapangyarihan sa lahat na manlalalang ay maaari sanang inanyuan ng sanlibutan sa isang saglit sa hininga ng kanyang bibig. Ngunit pinili ng Diyos na gawin ito sa loob ng anim na araw. Ang anim na minuto o maging anim na saglit ay sapat na sana. Unang araw, nilikha niya ang liwanag at pagkakasunod ng araw at gabi. Ikalawang araw, himpapawid ng lupa. Ikatlong araw, tuyong lupa at pananim. Ikaapat na araw, lumitaw ang araw at buwan. Ikalimang araw, mga ibon at isda. Ikaanim na araw, mga hayop sa lupa at ang tao. Ikapitong araw ay ang Sabat ang kanyang nilikha. Unang kabanata sa Biblia, ang Genesis chapter 1, ay inilalarawan ang nilikha ng Diyos sa bawat araw ng Linggo ng paglalang. Ano ang pinakaputong na nilikha ng Diyos sa ikaanim na araw? Ibig kong sabihin ay ano ang pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos sa loob ng anim na araw? Genesis chapter 1 verse 27. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Lalaki at babae silang nilalang niya. Ipinasya ng Diyos na lalangin ang mga tao na tulad ng kanyang sarili na makapangangatwiran at makadarama at makaiibig. Ang bawat tao ay ginawa sa larawan ng Diyos. Nang ika-anim na araw, ang sanlibutan ay napuno ng mga halaman at mga hayop at ipinakilala ng Diyos ang kanyang pinakamahusay na nilikha. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 7, ang katawan ni Adan ay inanyuan ng makapangyarihan sa lahat mula sa alabok ng lupa. Kaya nang hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay ang mga butas ng kanyang ilong, ang tao ay naging buhay na kalagayan na ang ibig sabihin siya ay nagkabuhay. Tinawag ng Diyos na Adan ang unang taong nilikha niya sa kanyang larawan. Isang salita na nangangahulugang tao. At ang unang babae na Eva na ang ibig sabihin ay nabubuhay. Ang maibiging manlalalang ay nakita ang pangangailangan ng pagsasamahan ng tao. Mula sa kamay ng Diyos, si Adan at si Eva ay kapwa inilarawan ang kanyang wangis. Maaari sanang ginawa na lamang ng Diyos na parang mga robot ang tao na may kasiyahang palibot-libot na lang sa halamanan ng Eden at itinataas ang kanilang mga tinig sa pagsamba sa kanya. Ngunit gusto ng Diyos ang higit pa, tunay na relasyon.
ang mga robot ay nakakangiti, nakapagsasalita, nakapaghuhugas ng mga pinagkainan, ngunit hindi sila makaiibig. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang larawan na may kakayahang mag-isip at pumili, umunawa at umibig. Si Adan at Eva ay mga anak ng Diyos na lubhang mahal sa kanya. Taglay ni Adan at Eva ang lahat na makapagpapaligaya sa kanila. Nasihan sila sa lubos na kalusugan ng katawan at isip, sa pumumuhay sa isang magandang tahanan sa halamanan, sa isang sanlibutang walang kapintasan. Pinangakuan sila ng Diyos na mga anak at kakayahan ng malikhaing pag-iisip at makasumpong ng kasiyahan sa gawa ng kanilang mga kamay. Naranasan nila ang mukha ang pakikisama sa kanilang manlalalang. Walang anumang bahid ng alalahanin, takot o sakit na pumipinsala sa kanilang mga pinagpalang araw. Paanong biglang naging isang dako ng kahirapan at kahindik-hindik at trahedya ang sanlibutan? Ang ikalawa at ikatlong kabanata ng Genesis ay nagsasabi ng buong kasaysayan kung paano nakapasok ang masama sa ating daigdig. Basahin mo ito sa iyong malayang mga sandali. Narito ang maigsing kabuuan ng kanilang nilalaman. Pagkatapos na maitatag ng Diyos ang isang sakdal na sanlibutan, ang Diablo ay dumating sa halamanan ng Eden upang tuksuin sina Adan at Eva sa pagsuway sa kanilang manlalalang. Hinanggahan ng Diyos ang lugar ng Diablo sa isang puno sa halamanan, ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, at sila'y binalaan niya na lumayo sa punong kahoy at kailanman ay huwag kumain ng bunga nito o sila ay mamamatay. Ngunit isang araw si Eva ay gumagala na malapit sa pinagbabawal na puno. At mabilis na kumilos ang Diablo. Sinabi niya na ang Diyos ay hindi sinabi ang totoo kay Eva, na kung siya ay kakain ng bunga ng puno ay hindi siya mamamatay, kundi salip siya ay magiging matalinong katulad ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Sa kasamaang palad, si Eva at Adan ay nadaya ng Diablo. Pinahintulutan nila ang Diablo na dayain sila at sinubukan nilang kumain ng ipinagbabawal na bunga at nilabag ang kanilang tali ng pagtitiwala sa pagsunod sa Diyos. Pinanukala ng Diyos para kay Adan at Eva na mga siwa ng ating sanlibutan bilang mga katiwala ng mga gawa ng Diyos. Ngunit dahil sa sinira nila ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at pinili na nilang maging bagong leader nilang Diablo, ang mag-asawa'y nawala ng kanilang nasasakupan. Inangkin ngayon ng Diablo na sa kanyang sanlibutan at sinusubok na alipinin ng mga tao. Marami mga pagkakataon na tayo ay gumagawa ng mga bagay na makasarili o malupit, bagaman sa loob ay nais nating gawin ang kasalungat nito. Bakit? Sapagkat ang hindi nakikitang kaaway, ang Diablo, ay ginagawang mabigo ang mga tao sa mga bagay na moral. Samantalang binabasa mo ang ikatlong kabanata ng Genesis, matutuklasan mo na ang kasalanan ng dahilan nang may pagkatakot na pagtatago ni Adan at Eva mula sa Diyos, na bahira ng kasalanan ng buong nilalang. Nagsilabas ang mga tinik na kasama ng mga bulaklak, ang lupa ay nakaranas ng pagkatuyot, at ang paggawa ay naging pasanin. Nagsimulang magkaroon ng pagkakasakit. Ang pananaglihi, pagkakagalit, at kasakiman ay lubhang pinarami ang pagdurusa ng sangkatauhan. Ang higit na nakakatakot sa lahat, kasama ng kasalanang dumating, ang kamatayan. Ito'y dahil sa sinunod ng ating unang mga magulang, ang Diablo. Sino itong Diablo na hinawahan ng kasalanan ng ating sanlibutan? John chapter 8 verse 44. Siya ay isang mamamatay tao mula sa pasimula. Walang katotohanan sa kanya sapagkat siya ay nagsasalita ng kasinungalingan. Nagsasalita siya sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ayon kay Jesus, ang Diablo ang pasimula ng kasalanan sa sansinukob, ang ama ng kasalanan at kung gayon ng pagpatay at kasinungalingan. Minsan si Thomas Carlyle, ang dakilang pilosopong Ingles, ay sinama si Ralph Waldo Emerson sa ilang pinakamasamang lansangan ng East End sa London.
at sa kanilang paglalakad tahimik silang nagmamasid sa kahabag-habag na kalagayan at kasamaan sa kanilang paligid. Si Carlyle ay nagtanong, "Ikaw ba'y naniniwala na ngayon sa Diablo?" "Kung ikaw ay aking tatanungin, kaibigan, sa iyong mga nakikitang kasamaan dito sa ating sanlibutan, ikaw ba'y naniniwala na may Diablo? Sino bang lumalang sa Diablong ito? Saan nagmula ang Diablong ito? Paano nangyaring nagkaroon ng Diablo?" Makapagtanong tayo sa ating sarili, nilalang din ba ng Diyos ang Diablo? Ang mabuting Diyos ay hindi lalalang ng Diablo. Gayunman, sinasabi ng Biblia na ang Diablo, kasama ng mga anghel na kanyang dinaya, ay nawala sa kanilang lugar sa langit at naparito sa ating sanlibutan. Revelation chapter 12 verses 7 to 9. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas at nawala ang kanilang lugar sa langit. Ang malaking dragon ay tinapon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo Satanas ang dumaya sa buong sanlibutan. Siya ay tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel na kasama niya. Paanong napunta sa langit ng Diablo sa pasimula? Ezekiel chapter 28 verses 14 to 15. "Pinahiran kita na isang nagbabantay na kerubin. Ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay sakdal sa iyong mga daan mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasamaan ay natagpuan sa iyo." Siya'y nagkasala at ang kasamaan ay natagpuan sa kanya. Itinapon mula sa langit at nagkunwaring kaibigan ni Adan at Eva, siya'y naging pinakamalupit na kaaway ng sangkatauhan. Ang katanungan ay, bakit ang sakdal na anghel na si Lucifer ay nagkasala? Isaiah chapter 14 verses 12 to 14. "Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Ikaw ay tinapon sa lupa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Itatatag ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan." Ang nilalang na naging Diablo sa simula ay tinawag na Lucifer, na ang kahulugan ay tala sa araw o isang maningning. Sa puso ng anghel na ito ay nagsimulang palitan ng karangyaan at paghahangad ang katapatan. Ang binhi ng pagmamataas ay lumago sa isang matinding paghahangad na kunin ang lugar ng Diyos. Si Lucifer ay lubos ang gumawa upang hikayati ng mga ibang nilalang sa langit. Madaling isipin na sinasabi ni Satanas na ang banal na kautusan ay lubhang mahigpit at ang Diyos ay walang pagmamalasakit. Sinira ang puri niya ang Diyos na ang likas ay pag-ibig. Ito ngayon ang naging problema sa kalangitan. Nagkaroon ng dalawang puwersa, nagkaroon ng dalawang panig. Paanong nilutasan ang ganitong alitan sa langit? Ezekiel chapter 28 verse 17. "Ang iyong puso ay nagmataas, kaya inihagis kita sa lupa." Ang pagmamataas ay ginawang Diablo o Satanas ang puno ng mga anghel, si Lucifer. At upang panatilihin ang kapayapaan at pagkakaisa sa langit, siya at ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit na umanib sa kanya sa paghihimagsik ay itiniwalag. Revelation chapter 12 verses 4, 7 to 9. "Bakit hindi lumikha ang Diyos ng mga taong walang kakayahang magkasala? Kung iyon ang kanyang ginawa, ay wala sanang suliranin ng kasamaan sa ating sanlibutan. Ngunit gusto ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng makahulugang ugnayan. Kaya nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan." Genesis chapter 1 verse 27. "Ang kahulugan nito ay malaya tayo at may kapanagutan. Maaari tayong magpasya na ibigin o kaya talikuran ang Diyos. Binigyan ng Diyos ang mga anghel at mga tao ng bawat salinlahi ng likas na espiritual at kakayahang gumawa ng mga tunay na pagpili." Joshua chapter 24 verse 15. "Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran." Hinamon ng Diyos ang kanyang mga nilikha sa kanyang larawan na piliin ang paggawa ng matuwid sapagkat ang kanyang kapangyarihang mga tuwiran ay nagsasabi sa kanila na ang daan ng Diyos ay pinakamabuti at talikuran ng masama sapagkat ang kanilang kapangyarihan ng pangangatwira ay nagbabalalaban sa bunga ng pagsuway at kasalanan.
Tanging ang mga nilikha lamang na may kapangyarihan ng pangangatwiran at pagpili ang mga karanas ng tunay na pag-ibig. Ninanais ng Diyos na lumikha ng mga individual na makakaunawa at magpapahalaga ng kanyang likas. Malayang tumugon sa kanyang pag-ibig at mapuspos ng pag-ibig para sa iba. Lubos na gusto ng Diyos na ibahagi ang kanyang pag-ibig na nupat kusang loob niyang inako ang napakabigat na panganib ng paglikha ng mga anghel at taong may kapangyarihan ng pagpili. Batid niya na balang araw ay maaaring isa sa kanyang mga nilikha ay maaaring piliin na hindi maglingkod sa kanya. Paano ngayon tutugunan ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan? Paano ngayon lulutasin ng Diyos ang dumating na kasalanan? Ang krus ang maaaring magwasak sa kasalanan. Bakit hindi winasak o pinuksa ng Diyos si Lucifer bago kumalat ng kasalanan? Kung ginawa sana niyon ay sana'y hindi na po nangyari ang kahindik-hindik na kasamaan o kasalanan dito sa ating sanlibutan. Pansinin na hinamon ni Lucifer ang katarungan ng pamahalaan ng Diyos. Nagsinungaling siya tungkol sa Diyos. Kung agad winasak ng Diyos si Lucifer, ang mga anghel ay magsisimulang paglingkuran siya dahil sa takot at hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay makasisira sa adhikain ng Diyos sa paglikha ng mga nilalang na may kapangyarihang pumili. Paanong tunay na malalaman ninuman na ang daan ng Diyos ay pinakamabuti? Binigyan ng Diyos si Satanas ng pagkakataon na ipakita niya ang kanyang paraang maaaring piliin. Kaya siya binigyan ng pagkakataon na tuksuhin sina Adan at Eva. Ang planetang ito ay naging subukan kung saan ang likas ni Satanas at ang likas ng kanyang kaharian ay inihahambing sa likas ng Diyos at ng kanyang kaharian. Sino ang tama? Sino sa wakas ang ating mapagtitiwalaan? Lubhang mapanlinlang si Lucifer na nangangailangan pa ng panahon ng mga nilikha ng San Sinukob na lubusang maniwala kung gaano kapaminsala ang kanyang paraan. Ngunit sa wakas ay makikita ng lahat na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 6, versikulo 23. Ang lahat ng nilikha sa San Sinukob ay aayo na. Dakila at kamanghamanghang iyong mga gawa o Panginoong Diyos na makapangyarihan. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw ang hari ng mga panahon. Ang lahat ng bansa ay darating at sasamba sa harap mo sapagkat ang iyong matuwid na mga gawa ay nahayag. Revelation chapter 15 verses 3 to 4. Pagkatapos na maunawaan ng lahat ang nakamamatay na likas ng kasalanan at ang mapangwasak na mga pilosopiya ni Satanas, maaari nang wasakin ng Diyos si Satanas at ang kanyang kasalanan. Wawasakin din niya yung mga sutil na lumaban sa kanyang biyaya at nanatili kay Satanas. Ang Diyos ay nangako na wawasakin ng kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdalisay ng apoy sa mga langit at lupa. Sa pangakong ito ay makatitingin tayo sa hinaharap para sa bagong langit at bagong lupa ang tahanan ng mga matuwid. Hindi na kailanman maahawa ng kasalanan ang San Sinukob. Hebrews chapter 2 verses 14 to 15. Yamang ang mga anak ay may laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa kanilang pagkatao upang sa kanyang kamatayan ay wasakin niya may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan. Sa makatuwid ay ang Diablo, at mapalaya silang sa buong buhay nila ay nasa pagkaalipin dahil sa takot sa kamatayan. Sa krus ay nakita ng mga anghel at di nagkasalang mga sanlibutan ang tunay na kalagayan ni Satanas, isang manlilinlang, mandaraya at mamamatay tao. Doon ay pinakita niya ang kanyang tunay na likas nang pilitin niya ang mga tao na patayin ang anak ng Diyos. Lubos ang nahayag sa krus ang mga adhikain ni Satanas. At kapag winasak na ng Diyos ang Diablo at yaong mga nagpupumilit sa kasalanan, ang lahat ay kikilalanin na ang Diyos ay makatarungan. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay inihayag ang tunay na nasa ni Satanas sa harap ng lahat na nilalang. Inihayag din ng krus kung sino si Kristo, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa Golgotha, ang kapangyarihan ng pag-ibig ay tumayong lubos na salungat sa pag-ibig sa kapangyarihan.
Itinatag ng krus na walang alinlangan na ang pag-ibig na may sakripisyo sa sarili ang nagudyok sa Diyos sa lahat ng kanyang pahikitungo kay Satanas, sa kasalanan at mga makasalanang lalaki at babae. Sa krus ang maliwanag na kapahayagan ng lubos na pag-ibig ng Diyos ang walang alinlangang gumapi sa Diablo. Ang labanan tungkol sa kung sino ang mamamahala sa sanlibutan ay tinapos na magpakailanman sa krus. Kailangang si Kristo ang mangibabaw sa lahat. Natuklasan mo na ba, kaibigan, ang isang relasyon sa tagapagligtas na namatay upang ihayag ang kanyang walang kapantay at di nababagong pag-ibig? Ano ang iyong pakiramdam tungkol sa isang naparito sa ating sanlibutan sa kalagayan ng isang tao at namatay sa iyong lugar at upang iligtas ka mula sa mga bunga ng kasalanan? Yuyuko ka ba ngayon at pasasalamatan si Jesus at hihilingin sa Kanya na pumasok at sakupin ang iyong buhay?